natagalan talaga po ako sa ospital. Yan, akala ko po gagaling na yun, nung time na lumubo yung paa, biglang yun po, namatay si Lola. Nung una talaga po, parang hindi sila natuwa. Pero kasi, sabi ko nga, hindi na pwedeng doon pa rin kami kasi nakakakita na po ako eh. Diga po yun po yung hinihiling ko lang. Sabi ko nga po, makakita lang ako. Hindi sa lahat ng oras kaya akong tulungan ng kamag-anak ko. Yung sarili niya para sa anak niya. Kung ano man yung bagay na hindi niya nagawa sa akin, magawa nawa niya doon sa mga. Ayan, nandito tayo kay Princess Angel. Dito sa kanyang pag-umpisahan na konting pagkakitaan. Tawid tayo. Hello. Ano nga pala pangalan mo uli? Gabriela. Okay. Ilan taong ka na? 5 years old. Nag-aaral ka na ba? Yan. Ito naman, anong pangalan na ito? Nahiya. Anong pangalan mo, baby? Anong pangalan? Naku, nahiya na. Yan. Kumusta si Princess ngayon? Mukhang... Busy ka ngayon? Nag-ayos lang po at kapagsimula na po kami. Ayun. Ngayon ay araw ng Linggo, no? Ano yung pag-uumpisahan mo? Yun nga po, ang pagdesisyonan ko po na Pancet logo na lang po muna kasi yun po yung medyo mabenta po dito at... Wait lang, may maingay. Ayan, o. Ayan, umingay kasi kaya pasamantala, stop muna natin. Ayan. So, nag-ayos ka. So, yun nga, sabi mo ay, ano yun? Ulitin mo? Kasi naputol. Ano po, yung pancit lugaw po na lang muna ang sinimulan ko at yun po yung mabenta dito, yun din yung parang, ano, nagtanong-tanong po kasi ako dito sa mga tao kung ano yung dating tinitinda dito na mabenta. Yun nga, sabi nila, magpansit lugaw daw po ako. Mm-hmm. Kasi magkakaroon na po ng selebrasyon dito na may pistahan po. Mm-hmm. Tamang-tama po siya doon sa mga... Kasi nireview ko yung vlog mo kay Maria Cusinira. So nakita ko doon, isang buwan na. No? Nakalipas na isang buwan. Okay. So ang pagkakalam ko, nabigyan ka ng konting... halaga na magiging puhunan mo ni Ate Maria Intermier. Tama? So, yung halaga na yun, nandoon naman, mapapanood naman doon. Ngayon, ano talaga yung plano mo sana? Yung plano mo na dapat pag-umpisahan? Ang ano po sana noon, ang payo din sa akin ni Tita Maria Intermier po, sabi niya, grocery daw po. Mga gulay-gulay, mga gayon po. Gusto ko yun, gusto ko din po yun, kaso nga, minanong ko talaga po muna, sabi ko, yung mas bebenta po agad ako, yung parang mas kikita agad ako na patok po ba dito sa lugar na to. Kasi, bukod po kasi sa akin, nagtanong-tanong din po talaga ako sa mga matatanda ko dito, sabi niya sa akin. Kung yun ang gagawin mo bunso, mas maganda. Pwede mo namang utay-utayin, pasukan mo ng mga grocery yun pagka medyo nakaka-ano-ano ka na. Nakakaluwag-luwag na. Mas maganda rin naman ka ako, sabi nila po, na magsimula ka muna sa kaunti para makita mo kung paano lalago yung ano. So, yung po yung payo sa akin, pinakinggan ko naman po kasi maganda naman po yung suggestion po nila. Mm-hmm. So, sa ngayon, ang pag-uumpisahan mo is lugaw, saka yun, pansit. Pansit sabaw po. Pansit sabaw, okay. Ito, tanong ko lang sa iyo, Princess, no? Kayong mag-iina ba umuwi, uuwian doon sa inyo?
Hindi po eh. Kasi ano po tay, pag ganito kasi po, kailangan mo pumaaga. Hindi naman pwede na mainit ka tsaka ka po magsisimula. Kailangan pumaaga, nandito pa. Nandito na ako kasi aasikaso. Naisip ko rin po, kung uuwi po ako sa bahay, ang bata kasi po, baga, gisingin mo yan ng maaga, magtatalo lang po kayo na magtatalo kasi hindi yan babangon ng sobrang aga ng alas 3, alas 4. Hindi po yung kaya ng mga bata. Eh kung nandito po kami tutulog, kahit po yung tulog, pwede na po ako kumilos. So, saan kayo matutulog? Dito na lang din po. Dito na lang? Kasi naman po kami dito. So ngayon, napansin ko may ano na, may higaan dito, urbanig. Dito po kami matutulog mamaya kasi bukas po, magsisimula po kami bukas Lunes. Okay. Ang maalala ko lang, no, ulitin ko, no, kasi isang buwan na ang nakalipas. Isang buwan na yung nakalipas doon sa vlog sa'yo ni Maria Cusinera. At nagkaroon na rin tayo ng pag-uusap na ito nga ay naipa-repair yung itong tindahan na to. Naipa-repair na natin, ano, yung last vlog ko sa iyo, naipa-repair to. 3 weeks ang nakalipas. Ngayon, gusto ko lang malaman din at gusto ko rin malaman nila bakit naantala yung pag-umpisa mo. Pwede mo bang maikwento para naman malaman din nila? Yan nga po, ano ay, yung na-hospital po kasi si Lola, yung nag-ampon po sa akin, binantayan ko po yung hospital. Kami po ni Tita. Kasi po yung nitong pagka-hospital po talaga niya, hindi na po kaya ng isa lamang. Kailangan po na ano na dalawa po kaming magbabantay. Kasi nga, pinapalitan po siya ng diaper. Binubuhat po siya para pakainin. At hindi na po siya nakakahawak ng mga gamit. Kasi nga po nagmanhit na yung kamay. Kumbaga po, natagalan talaga po ako sa hospital. Yan, akala ko po gagaling na yun, nung time na lumubo yung paa, biglang yun po, namatay si Lola. Palad po, namatay. So, kaya pala naantala yung, ano mo, yung pag-start ng kunting pagkakitaan. So, ngayon, ang ano ko sa'yo, huwag kang umiyak. Hindi, wala. Okay? Na ano lang po. Ilang araw pa lang po nalilibing. So, kailan pala siya nililibing lang? Anong petsa po ba yun? Maalala yung petsa ay kung anong petsa po yun. Pero wala pa pong ano, 2 weeks. Wala pang 1 week. Ata po yun na nililibing. Ah, okay. So, ganun na lang. Ang pag-umpisa mo nito is Monday. Ngayon, matanong ko lang sa'yo, sino yung mga, kasi, siyempre, kayong tatlo lang, kayong mag-iina. Ito naman si Sydney, si, ano ang pangalan nito? Sophia. Ay sadyang maliliit pa. Opo. Ngayon, sino yung magiging kaagapay mo dito? Ang naisip ko lang po talaga dito, si Ate Vanessa po kasi, single parents man po, baga siya, na ano ko rin na, alam ko yung nararamdaman niya sa buhay araw-araw, kay parang sabi ko siya na lang pong magiging katuwang ko. Kung sakali man po na siya ay may extrahan, kasi siyempre po kailangan din niya ng extra income, ang kukunin ko po yung mga bata, yung mga bubaga, yung mga bata baga po na linag mo na walang mga magulang, yung ano, kasi kahit papaano mabibigyan man lang po ng pambaon. Kumbaga, parang hindi lang para sa akin. Parang yung mga binablog din po ng mga kalingap na yung mga bata. Sila Mary Jane, sila Christina po, sila Jessica, sila Angel, sila... Ano pa, si Jibilin po, si Joy Joy. Yung po, kahit pa paano, hindi man ako makapagbigay ng malaki kahit pa paano. Kasi pambaon, mabigyan ko man. Dito lang man po sila mag-aaral eh. Kay magaan. Kahit pa paano, makakatulong man ako. Hindi lang sa akin, pati sa mga bata. Okay. So, yun sila. Nagkausap-usap naman na kayo? At willing naman ba sila na umagapay sa'yo? Kumbaga, sabi lang po nila sa akin, pag ate kailangan mo, ano yung sabihan daw po sila, pero kung may pasok man sila, at ano, sabi ko, kung kailan lang kayo bakante, at sabi ko, bago kayo manon, kung sinong magulang na nakakaano sa inyo ngayon, magpaalam pa rin para alam kung nasan kayo. Yun po yung pakiusap ko sa kanila. Ngayon, kasi nasabi mo nga ito kay Vanessa, no? Kayong dalawa yung mag-ano dito. Opo.
Meron ba kayong usapan about sa sahod? Kasi siyempre ikaw yung boss dito, di ba? Boss talaga. Oh, ikaw yung amo kasi ikaw yung namuhunan. Apo. Okay? Si Vanessa ay magiging katuwang mo dito, kaagapay. Apo. Ngayon, meron ba kayong usapan about sa pagsahod o pasahod sa kanya? Ngayong una po kasi, ang napag-ano namin kasi sabi ko, di ko pa talaga siya kaya pasahuran. Sabi niya sa akin, tulog na po. Pero kapag once na okay na at na ano na ako, sabi ko, bibigyan ko man po siya ng pang ano nila. Pero kung sa mga pagkapagkain po, kaya ko man siyang bigyan. Kung anong nakain namin, magbibigyan ko man po yung mga anak ko. Okay. Kung magulay po ako dyan, oh, mabibigyan ko po siya ng ulam. Sige. Ito ano ngayon, okay. Ito ngayon, Princess Angel. Sa palagay mo, itong sitwasyon na ganito, na dito kayo matutulog, dito na lahat, as in lahat-lahat dito. Kaya mo kaya? Una man po, tatay. Well, hindi pwede sabihin hindi kaya. Kakayanin. Kakayanin po. Kasi anak ko na ay. Kakadiga po, noon ko pa sinasabi na once ako makakita, gagawa at gagawa ako ng paraan kung paano kami mabubuhay ulit ng anak ko. Yun din yung pinaalam ko sa pamilya ko na sabi ko sa kanila, nagpaalam po ako na gusto kong magbukod. Gusto ko rin pong subukan na kumilos sa sarili kong mga paa, sa sarili ko baga pong desisyon. Kung paano, total, alam ko naman na po yun. Kasi di ka po, dun sa Quezon, ganun na yung ginagawa ko. Pero dito kasi syempre, nandito yung ibang kamag-anak ko. Kung nakasulok po kasi ako, may time na pag wala ako, bibigyan nila ako. Pag meron na, hindi na ako kikilos. Ay kung dito po talaga, ano't ano, kikilos at kikilos po talaga ako. Kasi nakadepende ako sa kilos ko kung ano yung kailangan namin, kailangan kong gawa ng paraan. Ito, personal na tanong lang, Princess Angel, ano? Apo. Pagpasinsyahan mo ako kasi, siyempre, gusto ko talagang malaman din ang sitwasyon ninyong mag-ina. Sana masagot mo ito ng naayon dun sa tanong ko, okay? Ano ba ang sitwasyon mo sa pamilya mo? Tito mo, tita mo, lula mo? Sa ayos panahon na ngayon? Nakapagpaalam ka ba sa kanila ng maayos? Alam ba nila yung sitwasyon na ganito? Dito na kayo lahat-lahat matutulog at ituturing nyo ng bahay ito. Okay. Hindi lang isang tindahan, bahay na rin. Opo. Yung ano po, nung nagpaalam ako po nung una talaga po, parang hindi sila natuwa. Pero kasi, sabi ko nga, hindi na pwedeng doon pa rin kami kasi nakakakita na po ako eh. Diga po yun po yung hinihiling ko lang. Sabi ko nga po, makakita lang ako. Gagawa at gagawa po ko ng paraan kung anong gagawin. Noong una po, parang nangangalangan po sila dito. Tapos si mamay kasi nga, hindi ko alam yung ibang dahilan nila, pero isa sa dahilan kasi nila, parang mga babae daw kami. Sabi ko, nasa sa akin naman po yun kung, diba, pakikisama na lang din po. Tapos ang ano ko naman po dito, nasa may barangay naman po, baga ako, may CCTV naman daw po dyan. Baga, nung una kasi, hindi po nila talaga maunawaan. Pero sa paliwanag ko kasi, sabi ko nga din sa iba kong training, sana maintindihin po nila ako, nawain nila ako na kailangan po rin man kong magsikap para sa mga bata. Kasi ito, maliliit pa po yan. Wala pa akong masyadong gagastos hindi sa pag-aaral. Pag tumutong na po yan ang high school, kailangan na talagang magsikap maigi. Kaya sabi ko nga po sa kanila, suportahan na lang po nila ako. Yun po yung inihingi ko sa kanila. Ngayon, huling tanong ko na lang sa iyo, no? Sa sitwasyon na ganito, hindi ka ba nagtatampo sa kanila? Hindi naman po. Minsan kasi parang inaano ko na lang sarili ko na Hindi sa lahat ng oras kaya akong tulungan ng kamag-anak ko.
kasi may oras na kaya pwede nila ako tulungan, may oras na kaya hindi nila ako makitulungan kasi nga pare-parehas kasi may mga pamilya po ay kumbaga kailangan lawakan ko din yung isip ko ng pag-unawa. Yun po ang kailangan ko doon. Siyempre, sa una, mag-ano ka kasi, siyempre, kailangan, parang gusto ko din, naghahanap din ako ng suporta kasi wala na nga si mama, wala si papa. Parang nag-ano din ako ng suporta, pero kalaunan, parang inisip ko na lang, kailangan ko pamilig sa sarili kong pa. Tulungan ako o hindi, tatanggapin ko po. So, nabanggit mo yung mama at papa mo. Ano yung sitwasyon nila? Talagang as in na hiwalay na sila? Bata pa po, hiwalay na sila. Okay. 5 years old po ako. 5 years old. So, ito siguro, itanong ko sa'yo, hindi, ano kasi sabi ko kanina last na, pero, na yun nga, nabanggit mo yung mama at papa mo. Sa ngayon, siguro naman, mulat-mula pa nung na-scout kita, napopirahan ka sa mata ni Kindred TV at ayun, okay ka na, nakakakita ka na, siguro naman napapanood nila yung mga vlog ko sa'yo. Okay, no? Pinapasa po ng family. Okay. Ano yung masasabi mo sa kanila? Unang-una kay papa mo at kay mama mo. Pag-unawa pa rin kung hindi sila kayang tumulong ko sa akin pag-unawa. Kasi parang nakakapagod naman na lagi kang may galit. Parang hindi nagkakaroon ng peace of mind yung isip ko. Eh ngayon po na ano na pag-unawa kasi may anak na din si Papa. Parang nasa ano ko na lang na total may anak na rin naman ako. Focus ko na rin yung sarili ko po sa mga anak ko. At i-focus niya yung sarili niya para sa anak niya. Kung ano man yung bagay na hindi niya nagawa sa akin, magawa nawa niya dun sa mga kapatid ko po na dalawa na anak niya ngayon. Kumbaga pag-unawa talaga po yung ina ano ko. Kasi ayos naman na po kami nung ni Papa, nung asawa niya. Kahit ano yung nangyari sa past, yun nga, humingi pa rin ako ng pasensya simula nung umuwi ako dito sa amin. Ginawa ko lahat ng ano para makahingi ng pasensya sa kanila kung bakit ganun nangyari. Ganun din po sila sa akin. Kaya ako, magbigay, di man sila nagbibigay sa akin. Kung tutusin, sabi nga nila, sabi ng iba, kailangan daw sa magulang ako nahingi. Pero, iisipin ko pa ba yun? Kailangan ko na lang po unawain. Total, magulang na rin naman na po ako. Very unawain good. Na lang. Sa mama mo? Mama ko kasi wala naman ako pa rin. Yan. Gayun pa rin, patuloy ang pananangin na nawa ay dumating ang araw, pumunta man lang sa akin. Pero ano, okay man ako na kung ano nila mama. Parang ngayon kasi mas tanggap ko na. Kaya mas medyo maluwag-luwag yung isip ko. So, ayan, ito ay update ko sa inyo, no? Yun ay may papayo ko lang sa'yo. Kung ano yung alam mong makakaganda, makakaayos sa inyong mag-iina, yun ang gawin mo. At ako na may nangangako na nandito lang naman ako. Kailangan mo ng tulong. Without financial. Yung advice, suggestion, nandito lang ako. Okay? Aantabayanan ko kayo, gagabayan ko kayo. Okay, kasi kayo ay karapat-dapat na antabayanan, gabayan, at tulungan. At sa iyong sponsor na sa ati Maria Intermier, ano yung masasabi mo sa kanya? Kasi, yun nga, diba na sabi mo sa umpisa na ang plano sana is ano yun, grocery. So, magkano yung naibigay sa'yo ni Ate Marian Termier? 5,000 po. 5,000 peso. So, okay naman kung sa ano, sa grocery, eh okay naman yun pag-umpisahan. Mas maganda nga na mag-umpisa ka sa maliit, no? Pero lahat naman nababago. Yung ano nga, nagbabago eh. Diba? Kaya yun, ikaw naman nabago yung plano. Pero okay yung naging ano mo na plano kasi tama nga naman is ito, ano yung lugaw, pansit na may sabaw, din pag ano naman, makita mo siguro kasi antabayan ko naman kayo. Kung makikita ko naman na ano,
eh pwede magdugtong yung ano yung tinatawag ng gulay. Apo. Mga konting gamit dyan sa loob ng bahay, ricado. So, unti-unti lang sa ngayon kasi unang-una, ikaw lang mag-isa at yung mga magiging kaagapay ay hindi pa tayo sigurado kung talagang ano sila. Pero, alam ko na magiging okay ang lahat. Basta, andito lang ako, gagabayan, antabayanan, i-update ko kayo lagi. Okay? Lagi kayo mag-iingat dito, lalong-lalo na sa gabi. No? Kasi medyo malayo ang barangay na to, magaan doon sa inyo sa Tinanugan, medyo malayo. Ay marami namang ano dito kasi yun nga nasa barangay, malapit ang barangay hall, nasa malapit sa barangay. Ano lang, ang may papayo ko lang sa iyo, huwag tulog mantika ha. Okay? Yan. Kaya yun, bukas, Monday, mag-open ka na. So babalikan kita ha. Para makita ko kung ano yung ititinda mo talaga. Baka mamaya magbago na naman. Sana naya na po. Huwag kang magbago ha. Namili na po ako ng Ricardo. Ah, namili ka na. Magbabago na yan. Namili na po. Ah, okay. Wow. Get siya ah. Mga ano eh, nagbili rin po ako ng mga gamit kasi syempre pagkain, makailangan malinis. Okay, very good. Yan, kalinisan ang importante. Apa. May kuryente ba dito? Ay, wala po. Ayaw po, ayusin pa po yon. So, wala pang pambayad. Wala pang pambayad po sa okay. Magtatrabaho. Eh, ano pa nga pala, update ko nga pala sa'yo yung, kumusta pala yung pampatak mo sa mata? Tapos na po yun. Tapos na? Isang buwan po kundi nakapatak. Isang buwan kayo hindi nakapagpatak, bakit? No. Ano nangyari? Okay na yung gamot. So okay na yung paningin mo? Wala opo, nang... okay na po. So yung salamin pala, kasi ang pagkakaalam ko dito is magkakaroon ka ng salamin. Anong apo. Buwan ba yung usapan? June. Pasok ng June po. So ano ang ano nun? Covered pa ba ni Boss Kindred? Ano ba ang ano, usapan ninyo? Babalik ka ba doon or ano? Kailangan po bumalik pa rin doon kasi doon po talaga kukuha ng salamin. Ayong kung sino yung nag-opera ng, kung saan ka inopera ng mata, doon din gagawa ng salamin. Kasi check pa rin niya yung mata. Kasi kung dito sana, mayroon marami naman mga, ano dyan, yung gumagawa ng mga sliding door, paggawa ng salamin. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Pwede naman sa, yun na lang sana paggagawa natin. Sana so, babalik ka talaga ng, ano, kailangan ng daid. Po eh, kailangan. So, kailan na ganun, sana? Basta po, basta kahit June, loob ng June, walang problema, walang kahit anong petsang sinabi. Ah, wala namang petsang sinabi, basta June. After 3 months po nitong mata, 3 months nitong isa, papasalamin na po. Sa bagay, yearly may June. Yearly, hindi mo naman nawawala ang June sa pero kada ngayong 2024 po yun at June. Ah, 2024. Bili ako na ng taon. So, ayun. Maraming salamat, Angel. At ayun nga, sikapin mo. Apo. Basta, nakagabay naman sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Kasi alam ko naman kung ano yung iyong, ano sa ngayon. Ikaw ay isang Christian. Okay? Ayan, maraming salamat at ingat kayo dito palagi, ha? Salamat po. Yan, maraming salamat. Unang-unang, Kuya Bal Santos Matobang, at Edna Vlogs, Kalinga Prab. At shout out sa lahat ng ambassador, ano? Ambassador Kalinga Puse, Ambassador J. Murillo Vlog sa kanyang deputy, Kalinga Plidia. At shout out, Ambassador Mikta sa kanyang deputy, Agnes. Shout out, Ambassador Joey Dagrit at sa iyong deputy. Maraming salamat po sa mga tumutulong sa ating YouTube channel at lalong-lalo na sa mga nag-sponsor sa atin. Unang-una, Ate Lorin Nimoto, Ate Irene Dibi. Maraming salamat din po sa iyong tulong. Maraming salamat din, Miss Yay, sa iyong tulong, no? Miss Baez Joy. Maraming salamat din, Sir Win E. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Ate Matit Gabarda, sa pag-share ng blessing. At Ma'am Ana Kuruda. Maraming salamat po sa iyong tulong sa Team Kuruda at sa iyong anak na si Daday Mix TV.
Ayan, at shoutout din sa iyo, Master Worm. Ayan, salamat po. At shoutout din, Starox. Ayan, salamat po sa iyo. At sa mga nagsishare ng blessing sa ating YouTube channel, maraming salamat po. Ati Lorin Nimuto, Ati Saliler, Ma'am Lisset Lee Blanc, Sweet Charm, Ma'am Janet Sixi Galban Salazar. Shoutout sa iyong team, Team Tigangers. Ayan, maraming salamat po sa inyong suporta. At shoutout sa lahat ng KTB Angels, KTB Angels 100. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking mga upload videos. At shoutout Kindred TV, shoutout Maria Cusinira. At maraming salamat din ano sa Kalahi Community, shoutout Maestro 21 TV. At sa mga OFW natin mga kababayan, lagi po kayo mag-iingat no, kung saan man po kayo naroroong mga bansa no. Maraming salamat sa lahat, sa mga dumadaan sa aking premiere, sa mga nag-stay sa aking premiere. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po tayo palagi, and God bless po sa atin lahat. Bye-bye! Ingat po tayo palagi.